Kasabihan noon na ang tubig dagat ay hindi maiinom. Pero iba na ngayon dahil ang tila imposible, ngayon posible na. Ito'y matapos dumating na at ginagamit na ng iba't ibang komunidad sa Sulu at Tawi-Tawi ang mga desalination machines na inilaan para sa mga residente dito na hikaos sa mapagkukunan ng inuming tubig. Kwento ni Harmalagi Madong ng Haji Panglima Tahil Sulu, dati kinakailangan pa nila magbangka at bumili ng tubig inumin sa ibang lugar. Umaabot sa 50 pesos kada araw ang nagagasto ng kanyang pamilya sa binibiling mga distilled waters. Bagay na malaking kabawasan o mano sa kanyang maliit na kita bilang seaweed farmer. Pero ngayon, libre na ang nakukuha ang drinking water na malapit sa kanilang barangay. Siyempre masaya, malaking tulong sa amin dahil hindi na kami bumibili doon sa kabila, dito na kami kumukuha. Oo. So hindi na kami nahirapan dahil dahil walang tubig dito sa amin, doon kami bumibili sa kabila. I see. Tapos ngayon may tubig na, ngayon masaya na kami. So ganito yung transportasyon dito sa Korea. Fire truck po ito. Pinasagyan namin ngayon. Papunta doon sa ating area doon sa municipal hall. At alam, mapapansin mo na pangalayo na development sa lugar na ito. Kasi iilan lang talaga yung sasakyan. Tatatlo nga ng daw ang tumatakbo dito sa lugar. Dahil nga sa hirap ng transportasyon at pagdala ng mga sasakyan dito. So ngayon, ito po ang firecraft at nagsisilbi namin. Sa South Ubial sa Tawi-Tawi, sa matagal na panahon ay sa tubig ulan umaasa ng maiinom ang mga residente. At kapag tag-init, malaking problema na. Ang nakasanayan nila ay tumawid sa ibang isla o bayan makakuha lang ng tubig inumin. Malaki ang nailalaan sa krudo o gasolina. Pero hindi na magtatagal ang kanilang kalbaryo dahil ang ginawa nilang balon na bagamat lasang dagat pa din, ay dito na kukunin ang isasalang sa desalination machine na ibinigay ng Bangsamoro government. Kita niyo yung brutas dyan, yun yung deep well. Ano? Dyan yung plano na pagkukunan ng tubig na maiinom dito. Dadaan sa desalination machine at i-imbak dyan sa mga reservoir na yan. At mas gusto kasi daw ng alkalde dito na magagaling sa deep well para less ang maintenance niya doon sa filter ng desalination machine. Pag ulan, masaya talaga dito. Kasi ibig sabihin, maraming tubig. Pag walang ulan, wala. So just rely sa tubig lang? Ulan, yes po. Na maiinom? Yes. Kasi yung well namin, maalat. Kaya kailangan may mga tangki ka na malaki. Pag may lalagyan ka, pag umuulan, may maano ka doon. Makukuha, maiipon, iimbakin mo. Sir, yung pagbisita po dito ng MILG, parang ang lakas ng pag-boost niya sa amin po na at least alam namin na meron pa ng katuwang na tutulong sa aming mga constituent, pangangailangan nila. Kahit naman siguro hindi gaano kalaking pangangailangan, at least alam namin na meron po kami tatandalan. Kamakailan sa pagbukas ng flight ng Cotabato Tawi-Tawi ay agad nagkasanang inspection at groundbreaking ng mga proyekto para sa Sulu at Tawi-Tawi, ang Bangsamoro Government mula sa Ministry of Interior and Local Government sa pamumuno ni Attorney Naguib Sinarimbo. Kabilang dito ang pagbisita sa mga proyekto sa desalination machines. At parang may hope sila na yung pangangailangan na yun kaya nating tugunan. Sa atin naman, we will take yung extra step to be able to accommodate yung mga request na legitimate na nanggagaling ko sa kanila. Na alam natin, kailangan ng mga komunidad nila. Sa ngayon, may 14 na desalination machines na nagkakahalaga ng 20 million pesos bawat set ang ibinigay na at nakatakda pang i-deliver sa iba't ibang komunidad sa Sulu at Tawi-Tawi na lubos ang pangangailangan ng mga tao sa pinagkukunan ng tubig inumin. Kaya nito mag-produce ng higit 83,000 litro ng tubig kada araw o makakasupply ng inumin sa may 10,000 katao. Mula dito sa South Ubian, Tawi-Tawi, kasama si Christian J. Imparado, ako si Ferdinand Cabrera para sa Kutang Batu News.